Umahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Webes tayo ng ikalima na linggo ng Kwaresma o apat na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa sa loob ng Basilica Minor at Pamansang Labanan ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon may kisa sa atin sa witan ng live streaming, through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idaglag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine at ang intensyon para kay Rinaldo Manuel. Mga kapatid, tayo ay nagkaroon ng pagkahinilang na bayan ng Diyos dahil sa tipan na nagsimula kay Abraham at pinagpatuloy ng ating Panginoong Hesus, ngunit hindi siya kinikilala, ngunit nagpatuloy siya sa kanyang paghirang sa atin. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin na pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kais nasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa iyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ayoy dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo, ay tunghayan mo sa aming ayoy naririto upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap sa tagapagmana ng iyong pangakong buhay sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila."
tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupain ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binibitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham, at may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Nagpupurit kami sa sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di magkaroon ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo, ay natitiyak naming inalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propita, pero sinasabi mong hindi mamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya ay namatay, gayon din ang propita. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?
Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, diay walang kabuluhan. Ang aking ama nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit, nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagpaparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo, bago ipinanak si Abraham, ako'y ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Malapit na po ang Semana Santa o mga mahal na araw para sa atin. Kaya ang ating mga pagbasa ngayon ay patungo sa kaganapan ng pagpakasakit ng ating Panginoong Jesus at ng kanyang pagkabuhay muli. At ngayon, ang ating pag-usapan, ang tema o ang paksa ng tipan. Tipan ay ginagawa ng tao upang magkaroon ng kaayusan ng buhay. Pero ang Diyos ay gumagawa din ng tipan sa tao. At ito ay makikita natin sa iba't ibang mga reliyon, gaya ng Judaismo at ng Kristyanismo. At sa ating mga pagbasa ngayon, mayroong tipan ang na ginawa ng Diyos na si Yahweh kay Abraham na atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa sa Aklat ng Genesis, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 9. Sa salitang Hebreo o Hodyo, ang tipan ay breath ay ito yung pagkaroon ng alay na susunugin ng mga tao sa Diyos na ito'y ay pinagpiraso ng dalawa na ang kabila ay para sa Diyos at ang kabila ay para sa bayan ng Diyos. Kaya tinatawag na breath. At sa salitang Koinoko na Grigo, dahil ang ating bagong tipan ay kasulat sa Koinoko na Grigo, Diatheke. Pero ito yung tipan, ang unang tipan po na ginagawa kay Abraham at sa kanyang lahi, ay una sa lahat, ang pagkaroon ng bayan at pagpalain si Abraham at lahat ng mga na nalig sa Diyos ni Abraham. Ang pangalawa na tipan ay yung tipan na kung saan ang lahat ng tao ay magkaroon ng kaayusan pagkatapos ni Noe noong nagkaroon ng bagong kaayusan matapos ang paglipol ng mga tao sa baha. At ang pangatlong klaseng tipan ay ang tipan ng mga propita na kung saan ang bayan ng Diyos ay pinalalahanan na mayroong tipan. At pinalahanan sila una ang tipan na nakasulat sa aklat ng Exodus sa pamagitan ng 10 kautusan. Ito ay ang Exodus Kapitulo 20 at ang Deuteronomio Kapitulo 5. At ang kasunod na tipan ay ang tinatawag na panibagong tipan. Panibagong tipan na nahula na noon ni Propita Jeremias na ito'y isulat sa puso ng tao. At itong panibagong tipan
ay ginaganap ng ating Panginoong Hesus Nazareno at siya'y nagkatawang tao upang ang tipan ng tao at ng Diyos ay magkaroon pa ng laman at ang laman nito ay ang pagpapahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Kahit papaano, hindi tayo pababayaan at hindi tayo iiwanan ng Diyos dahil dakila ang kanyang pag-ibig, handa mag-alay siya ng buhay para sa atin. Ang kanyang tipan ay hindi na ang hayop na hinahati sa dalawa. Siya na mismo ang alay na ng bagong tipan at nag-alay ng kanyang buhay. Kaya mayroon pong iba't ibang klaseng tipan ang naugnay dito. Ang tinatawag na ang tipan ng kaligtasan o redemptive and restorative covenant. At pangalawa, ang mga iba't ibang tipan na nagpahayag ng biyaya o ng grasya ng Diyos. Ang tinatawag dito ay ang grace of the covenant. At mayroong iba't ibang tipan ng mga kaugnay dito na dapat sundin. At ito yung pagsunod sa araw ng mahinga o tipan ng Sabat at ang pagkaroon ng buhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Ano man ang klaseng tipan, tipan pa rin na sa ngayon ay binago ng ating Panginoong Hesus at dapat nating buhayin na tinatawag natin bagong tipan, New Testament, panibagong buhay na ibinigay ng ating Panginoon na may kaakibat ng pagtupad sa kalooban ng Diyos. Pagtalima sa kanyang kalooban ay una sa lahat ang pagsabuhay ng kautusan ng pag-ibig. Ibigin ng Diyos higit sa lahat. At pangalawa, ibigin ang kapwa-tao ng pag-ibig sa sarili. Matthew 22:37-39. At ito ang tipan na ibinahagi sa atin ng Panginoong Hesus na ating isabuhay ngayon. Ang tanong para sa atin, baka kaparihas tayo na nangyari sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8:51-59, na kung saan hindi tinatanggap ang turo ng ating Panginoon. At dahil dito, ay pinagtangkaan siyang batuhin dahil hindi katanggap-tanggap ang kanyang sinasabi na ang tipan niya ay yung tipan kay Abraham. Tapos nagreklamo sila, wala pa siyang 50 anyos. E bakit? Sinasabi niyang kilala niya si Abraham at nakita niya si Abraham. Ang sinabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon ay mahalaga na dapat nating tingnan. Versikulo 58, Kapitulo 8, Ebanghelyo ni San Juan, nang sinasabi niya na bago ay pinanganak si Abraham, ako'y, ako nga, ego, I mean, sa koinoko na Griego, na ito ay salin sa Yahweh na makita natin sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3:14, ito yung pangalan ng Diyos. Na ibig sabihin, ang tipan na ginagawa ng Diyos ay nababatay ngayon sa kautusan ng pag-ibig na tinuturo ng ating Panginoong Hesus at ng katotohanan na dapat nating isabuhay. Atin pong itanong sa ating sarili, nabubuhay ba tayo ayon sa panibagong tipan o may mga sarili tayong pananaw na salungat sa kautusan ng Diyos? Nabaliktad ba natin ang tinuturo ng Diyos o ating naituwid kaya sinunod natin ang kanyang bagong tipan para sa atin? Dahil hindi po madali, nag-alay siya ng buhay, namatay siya, at nagbubo ng dugo upang ipahayag na ang Diyos ay seryoso sa kanyang pag-ibig sa atin. Dahil ang tanda ng kanyang tipan ay hindi na dugo ng hayop, siya na mismo ay nag-alay ng buhay, namatay sa atin, nagbubo ng dugo upang ipagpatibay ang panibagong tipan. Dapat lang
na tayo ay handa ring magbago, magbalik loob, at magmahal at maglingkod sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Jesus na gumagabay sa ating pagpupunyagi sa panampalataya patungo sa Ama at atin pong itutugon, Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang kaharian ng Diyos naway manatili sa mga puso ng mga kumikilala sa presensya ni Jesus. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, maipagkaloob nawa sa atin ang kakayahang magpunyagi sa pananampalataya katulad ng ginawa ni Abraham. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang diwa ng ating pananampalataya naway ganap nating maipadama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga may sakit at binabagabag ng mga suliran naway magpasalamat sa presensya ni Jesus na kanilang kasama sa paglalakbay. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, igawad mo ang aming mga kahilingan at panatilihin ang aming pananampalataya habang kami ay naglalakbay sa buhay. Namin ito sa pagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo, kapatid. Manalangin kayo, kapatid, upang ang pagkain natin ay tanggapin ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin ang wahan ng Panginoon Panginoon yung kamay ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa iyong piging na banal ay tumutulong sa iyong pagmamahal upang kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay maging kasalo sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanin, tunay marapat ni kayo aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Pagkasakit ng gili mong anak, ang pagsangkatauhay, minarapat mong mapahayag ang iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa cross ay itinanghal. Sa cross, ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa cross, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kahit isa namang ilisisiawit ng papurisim pay sa kalangitan, kami nagbibingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu, yung banal, makalob na ito pang para sa aming katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ko ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pustin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabanoy dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagaling na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kamaypaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo na amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Maraming salamat po. Announcement, inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagpasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa natanggap namin na banal na pakikinabang, nawa ito ay mabigay sa amin ng iyong kagalingan. Hingin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng Poong Hesus Nazareno. Kayong narito sa loob ng Pambansang Labana at Basilica Minor, kayong mga naugnay sa pamamagitan ng iba't ibang social media through live streaming at naugnay sa iba't ibang paraan na cross-posting ng mga chapels, groups at communities, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat din sa lahat na nagbigay tulong sa Quiapo Church, sa pamakatulong Quiapo Church sa kapwa nating mga nangilangan at mahirap. Salamat po yung tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod, naway pagpalain kayo ng Poong Hesus Nazareno. Ang tipan, breath o diatike, ay isang ugnayan natin at ng ating Panginoong Diyos na dapat tayong maging matapat at dapat nating sundin sa pangitan ng pagsabuhay ng matuwid at ibigin ng Diyos sigit sa lahat at ibigin ng kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Naway ito'y ating maisabuhay ngayong panahon ng Kwaresma. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno. Niagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kilanginan ka na nagsusumamo sa imakamtanwa nila ang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga damang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman. Tumitan ang bisyon ito na may maalan ng pangakon sa binyag na ikaw na ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kintaglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Hesus. Sinasamba ka namin, inibinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa lisa ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwal natin ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,